Mga kababayan, mayroon pong kakaibang pinag-aaralan ang ilang mga scientist sa kasalukuyan. Ang pag-aaral patungkol sa kung papaano maiiwasan ng tao ang kamatayan at mapahaba ang buhay. Marahil ay narinig nyo na po ang patungkol sa mind uploading at cryonics. Epektibo nga ba ang mga prosesong ito para maiwasan ng tao ang kamatayan? At ano-ano ba ang mga sistema na ginagawa ng mga scientist sa aspetong ito? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Ayon po sa alcor.org, cryonics is the practice of preserving life by pausing the dying process using sub-freezing temperatures with the intent of restoring good health with medical technology in the future. Dalawang bagay po ang makikita natin sa definition na ito ng cryonics. Una ay ang pausing the dying process. Naniniwala po ang mga tao sa likod ng teknolohiyang ito na pinapatigil ng naturang sistema ang kamatayan o pagkabulok ng katawan na para bang ito ay kanyang pinopose. Alam naman natin na parte ng kamatayan ang unti-unting pagkabulok ng bangkay. So, through cryonics ay mapipigilan talaga ito ng tuluyan. Pangalawa ay gumagamit po sila ng sub-freezing temperature. Inilalagay nila ang bangkay sa malamig na temperatura. Ito ang nakikita po nilang paraan para ma-preserve ng tuluyan ang pabulok na katawan ng tao mula sa oras ng kanyang pagpanaw. Narito po ang detalyadong proseso na pinakita ng Alcor. By the way, ang Alcor po ay isa sa mga nangungunang foundation sa teknolohiya ng cryonics. Itinatag nila ang foundation na ito noong 1972 na binubuo ng mga researcher at mga investors. At narito nga po ang buong detalye. 1 to 7 days pa lang ay inaabangan na nila ang kanilang kliyente na malapit nang pumanaw. Of course, ito ay pagkatapos ng agreement ng pamilya ng taong papanaw mismo at pirmahan ng mga legal papers. So technically speaking, aabangan at tututukan talaga nila ang pagpanaw ng kanilang kliyente. At next, the moment na idedeklara ng wala na or pumanaw na ang kanilang kliyente, ay papasok agad ang mga ito at sisimula na ang proseso. Kasunod nito, mga 2 oras mula sa opisyal na pagpanaw ng kanilang kliyente ay pansamantala nilang padadaluyin muli ang dugo at ibalik ang paghinga upang maprotektahan ang utak and of course sa pamamagitan ng kanilang teknolohiya. Pagkatapos ng proseso na yan ay ilulubog nila ang bangkay sa napakalamig na tubig at papalitan ang dugo nito ng isang solution na makakatulong para ma-preserve ang mga organs, particular ang utak. Kasunod noon ay ang transport. Mula sa lugar kung saan pumanaw ang kliyente ay dadalhin nila ito papunta sa kanilang laboratory kung saan nandoon po ang kanilang mga equipment. Pagkatapos po noon ay lalagyan nila ng cryoprotectants ang daluyan ng dugo para mapigilan ang posibleng pagyayelo ng blood vessels ng utak at iba pang mga organs. At pagkalipas ng 5 to 7 days mula sa araw ng pagpanaw ng pasyente ay ilalagay na nila ang bangkay nito sa deep cooling as in napakalamig na temperatura na umaabot sa negative 196 degrees Celsius. Yes, sobrang labig po noon. Ang naitalang pinakamalamig na temperatura sa Mount Everest ay around negative 70 degrees Celsius lamang. At sobrang lamig din noon. How much more pa kaya? Eto, na halos times 3 na. Naniniwala po kasi ang mga eksperto sa likod ng teknolohiyang cryonics na ang ganito kalamig na temperatura ay kayang mag-preserve ng katawan laban sa pagkabulok. Kahit libo-libong taon pa raw ang gugugulin ay nasisigurado nilang somehow ay fresh pa rin ang katawan ng isang bangkay at handa pa rin sa anumang teknolohiya na pwedeng i-apply dito para lamang mabuhay muli. But the big question right now is paano kung mawawala ng kuryente ang kanilang facility? E di tabla na ang mga katawan doon. Actually, hindi na po nila pinoproblema yan dahil sa susunod na proseso, which is the long-term care, sa loob ng mga dekada ay ilalagay na nila
sa vacuum chamber ang bangkay. Gagamit po sila ng liquid nitrogen para palamigin ang vacuum chamber na yon. At ang kanyang temperatura ay nasa sub-freezing din. At dahil nga po sa liquid nitrogen, hindi na kinakailangang mabahala ng mga taong ito kapag nawalan ng kuryente ang kanilang facility. At ang pinakahuling proseso po ay ang revival. Naniniwala po ang mga tao sa likod ng teknolohiyang ito na pagdating sa future, malaki ang kanilang pananampalataya na kaya na pong buhayin ng science ang mga bangkay ng tao, partikular yung mga dumaan sa proseso ng cryonics. Nagsimula ang ideya ng cryonics kay Robert C. W. Ettinger, isa siyang Russian Jewish immigrant na dating naglilingkod sa US Army. Sobrang talino rin ang taong ito at mayroon siyang dalawang master's degree, isa sa physics at isa po sa mathematics. Nabuo niya ang ideya ng cryonics matapos mabasa ang isang sci-fi book na may ganitong konsepto. At matapos ngang ma-inspired sa konseptong iyon ay gumawa siya ng research at nagsulat ng libro patungkol rito na pinamagatang The Prospect of Immortality. Pinangunahan niya ang konsepto ng cryonics. Katunayan nga, siya ang kinilalang father of cryonics. Ayon sa Harvard University, ang kanyang dalawang pumanaw na asawa at ang kanyang nanay ay inilagay na niya sa prosesong ito. Pumanaw si Robert naman noong 2011 at maging ang kanyang katawan ay nasa proseso na rin ng cryonics. Ang malaking katanungan ngayon, magkano nga ba ang cryonics? Ayon po sa NBC, aabot ng $200,000 ang halaga nito. Kung sa ating pera, iyan ay nasa 10 million to 15 million pesos. Meron namang mas mura and that's around $80,000, 4 million pesos sa ating pera. Pero yun, ulo lamang ang kanilang ipipreserve. So technically speaking, utak lamang ang gusto nilang ma-save doon. Kung sakaling ikaw ay isang napakayamang tao, may edad na at malapit nang pumanaw, papayag ka bang mag-undergo sa prosesong ito? Naniniwala ka ba na kaya ng teknolohiyang ito na buhayin muli ang isang tao? Please comment your opinion below. Para sa akin mukhang malabo po ito. Well, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa future. Pero ang buhay is a gift mula sa itaas. At sobrang komplikado po nito. Sa mga nagdaang libu-libong taon ay sinubukan na talaga ng tao na mabuhay ng walang hanggan pero hindi talaga nila nagawa. Iyan po ang katotohanan na hindi po natin kayang pigilan. Actually, mayroon pang ginagawang kakaiba ang mga scientist ngayon. Ito ay walang iba kundi ang mind uploading. Isa rin ito sa pinaniniwalaan nila na magpapatagal or magbibigay sa tao ng walang hanggang existence. Just comment hashtag yes or hashtag no kung gusto or ayaw nyo pong pag-usapan natin ang patungkol dyan sa susunod na kabanata. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya at kaalaman, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom! And of course, shoutout po muna sa ating mga kababayan na sumagot po sa ating katanungan noong nakaraang video. At ang katanungan po ay, kailan ang birthday ni Albert Einstein? Kahapon po actually, March 14. March 14, 1879. Shoutout po sa mga tumama ang kasagutan. Una, isang top fan na si Jack Papaya. Pangalawa po, another top fan na si Christy Heramos. Pangatlo po ay si Christian J. Pakursa. At pang-apat ay si Bibing Anshan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik. Sagutin lamang ang katanungan na ito. Nang ikaw naman ang mas-shoutout sa ating next na video.